So, ayun, kamusta? What's good? What's good? Ito ang ating SLP. Medyo bumaba po. Ano? Makikita naman natin mga ASAPI and then yung ating analyzation kagabi sa medyo tumama po. Ano? Hapon pala ng hapon yun. I mean, sorry. Sabi nga natin kahapon mga ASAPI is dapat mag-create siya ng higher high. Malampasan niya itong ating previous high po. Ano? Nangyari naman is nag-create lang po siya ng equal high. Kung makikita nyo mga ASAPI, nilagyan ko po siya ng EQH equal high po, ano? Nga mga ASAPI, another turn naman na ang tawag po is a double top po, ano? Kung may double top, may double bottom din naman. Kung sa mga candle patterns naman mga ASAPI, bearish movement po ang indicating na, no? Gi-indicate po siya ng ating bearish, which is nangyari naman po, nagbaba po tayo ngayon. So yan nga ang pag-uusapan natin ngayon mga ASAPI, and then remind ko lang pag nagustuhan nyo po itong video natin is pwede po ba tayo maahin ng isang like dyan, and then yun, magpaalala muna tayo dito sa ating mga bagong mapapadpad sa ating channel. Ako nga pala, ASAPI Moraiba, naghahatid ng ulat dito sa Axie Infinity and SLP update po, ano? Siyempre, yung mga nasasagap natin information dito sa Axie Infinity, sinashare po natin sa ating channel. And then, yun nga po, this video is not a financial advice, kundi update lang po para sa mga scholar natin, and then nag-aaral po tayo ng trading, eh. Kaya ang video na to is not a financial advice, so let's do this! So, bago nga lahat, magbasa muna tayo ng konting comment dyan, and then pag-usapan natin yung hack na yan, ano? So, grabe yun, mga ASAPI po, ano? So, shoutout daw po ay Jaycon Motovlog po, ano? Kung mahilig ka dyan magmotor, bisita daw po dito sa ating motovlog ni Jaycon pala, sorry. So sabi naman dito mga ASAPI, may chance po ba bumaba sa 0.9 ulit? Naipit yata siya, nag-USDT yata siya, no? Then yan nga ang pag-usapan natin ngayon mga ASAPI. So sabi naman dito, pwede po bang gawin ng Axie walang mag-gain ang lahat ng accounts for 1 month? So pwede naman nilang gawin yan mga ASAPI, pero may ano yan, may kaakibat yan na bad sides po, ano? Siyempre mga ASAPI, kita naman na natin ang Axie sa piso na lang, tapos wala pa tayong mag-gain for 1 month, is maasama po lalo sa game yun. Dami po mag-quit. So for me, ba hindi nila gawin yan. I think siguro yung tinutuon niya walang mag-gain para ma-resolvean yung ating circulating supply. Nasa ano po yan, nasa tao po yan, ano? Nasa mga breeders din po, kung magbe-breed sila, di mag-gain tayo. I mean, mag-gain, tataas sa SLP natin, and then yun nga po nire-resolvean nila, and then medyo matagal nga lang po, ano? Ang masama lang dito, wag naman sana sila mag-quit. Pag nag-quit ang karamihan, di lalaglag ang ating Axie Infinity. So ako din, mag-quit din ako noong pag nagkataon. Pero tingnan natin kung ano mangyayari sa mga susunod na buwan at araw. Basta for me, hanggat may active na developers, hanggat may nagde-develop is yun. Dito pa rin muna ako siguro sa Axie, tsaka na lang mag-quit. Pag wala nang ginagawa yung mga developers. So for me lang naman yun mga ASAPI, and then hindi ko naman kayo mahini kahit mag-stay din dito sa Axie. Nasa inyo po ang decision na. So sabi naman dito mga ASAPI, Lods, dump na naman SLP highs, mga hacker talaga, oh. Nahack ang Ronin, malaki ang effect sa SLP. For me din, ano, malaki din talaga efekto nito sa ating SLP, kasi sino ba naman ang malaking i-invest? Invest mo, tapos maliit yung security nung iyong pag-iinvestan. Siyempre, di ba, mapapaisip ka nun, and then kawala-walaan, baka magbenta ka ng assets mo. Kaya siguro nagbaba din tayo, mga ASAPI. Lumakas yung ating downtrend, ano? And then, yun nga, mga ASAPI, I think matagal na ring issue ito, no, mga ASAPI, dapat ma-resolve na talaga. Kasi isa pa ito sa napagpasama dito sa Axie Infinity po, ano? Yung mga hack-hack na yan, and then yung mga website, phishing site ba ang tawag dun? And then, yun nga, mga ASAPI, I think siguro naka-treasure din yung ating na-hack na yun, kasi malaki yung na-hack, eh. Tama ba mga ASAPI? Correct me if I'm wrong, kasi hindi ko pa nababasa yun, eh, kung may-ari din siya ng isang Ronin na account. Sorry, medyo na-search ko pala mga ASAPI, siningnan ko muna, ano, pero yung Ronin pala mismo ang na-hack, grabe yun. Na-control daw pala, ano po, kapasok yung mismong Ronin, Sky Maybes, grabe, grabe. Sorry guys, ano, research ko lang, yung mismo palang Ronin ang na-hack, grabe, grabe yung pinasok nila, grabe. Grabe, grabe, yung Ronin pala mismo, sorry ha, and guys. Kala ko kasi mga ASAPI, hindi ko pa nire-research, hindi ko pa nababasa. Kala ko tao din yung nahack yung pala, ano, mismong Ronin. And then yun nga, sana na maayos na ng ating mga developers, and then marami pala naka-disable, pati pala yung mga Ronin decks na yun, ano. Sorry, kaka-research ko lang mga ASAPI, dito na po pala tayo sa SLP, ano. Pero connected din para sa mga ano sana, yung mga tulad nating walang pambili ng treasure, yun ang gusto ko sana ma-topic, eh mali pala, hindi ko kasi nabasa muna, sorry. And then yun nga mga ASAPI, for me, para sa mga hacker ng mga phishing site, that siguro yung mga Ronin
account yan. Dapat siguro for me, para high secure yung ating Ronin, is may ID verification tayo, no? Tapos yung katulad sa YouTube, yung para sa mga big holders natin dyan. And then yung mga big managers, I mean, yung mga big investors natin dyan is meron ano, no, PIN. Like katulad dito sa ating Google AdSense, ipapadala muna yung PIN bago ako makapag-withdraw, no? So for me lang naman yun. So mali pala yung topic natin, sorry. So SLP na tayo, mga Azapi. So heto nga, mga Azapi, sabi nga natin is sa 2 hours time frame po tayo, no? Isa dapat po nung naaraan kahapon, isa mag-create po siya ng ating higher high. Ang nangyari naman po is equal high po yung analyzation natin. Dapat mag-create siya ng higher high and then hindi niya malalampasan yung lower low niya. Lower high pala, I mean, sorry. And then yun nga, mga Azapi, naging resistance na po yung ating support. Kung makikita natin yung support na kulay blue na yan, is naging resistance na po siya for now. And then resistance nga po nating isang yun is breakup structure pala yan, mga Azapi. Sorry po, ano? Sala din, hindi natin na-edit ito support natin. Breakup structure dapat yung resistance yan, mga Azapi. Kasi kung makikita natin, mga Azapi, is nilampasan niya po yung ating lower high po, ano, then nagresulta po ng downtrend. For me, mga Azapi, para sa analyzation kong pang sarili, and then pwede niyo po adapt and then pwede rin namang hindi kasi hindi naman tayo 100% guaranteed dito sa ating analyzation. And then yun nga po, newbie lang po tayo. Ito lang po masasabi natin, mga Azapi. For me, kung angat po siya, ano, mga Azapi, is hanggang dito po sa ating malampasan niya tong equal high natin, mga Azapi, and then i-retest niya to resistance natin and then mag-bounce pataas po, ano. So, ang second scenario naman, mga Azapi, for me, na pwedeng mangyari dito sa ating SLP, ang analyzation ko na isa, if ever naman na yung resistance na yan, halimbawa, i-retest niya yan, ano, mga Azapi, and then hindi niya malampasan, pwede po siguro nga umabot dito sa anyang sinimulan, sa 0.90. Dito po sa IMB 15, pag hindi po nangibabaw yung, pag nangibabaw po pala yung ating fear, ano, kasi may hacking nga na tayo na nangyari, is, syempre, makaka-apekto nga naman talaga yon kasi, nagkakameron tayo ng fear. Takot kasi bad news yun. Syempre, nahack nga yung mismong Sky Mavis, diba? Tapos, syempre, tayo maliliit na investor dito sa ating mga nakahold na SLP and then ibang managers na naninigurado, isa magbebenta po, ano? Pero hindi para naman sure yun. Pero sana naman, huwag mang ibabaw ang fear kasi syempre, medyo bad talaga yung bad news yun para sa atin. So, ang presyo nga ng SLP natin ngayon, mga Azapi, is tumataging ting na 1.4%. percentilizance pala, sorry. Negative 8% po, ano. And then yun nga, mga Azapi, for me, overall, 2 scenario po ako ngayon. Fever nga na lumipad siya, for example, last, nalampasan niya tong ating equal high, nag-create po tayo ng mas mataas dito sa ating equal high, and then ni-retest niya itong resistance natin, is pwede po tayo nasa ano pa rin tayo, nasa uptrend pa rin. Pero pag nangyari naman, mga Azapi, itong resistance natin, hindi niya nalampasan, and then bumaba siya, siguro magko-consolidate po siya sa baba, ano. Kasi medyo malapit naman ang origin, pero may bad news nga tayo, so medyo malakas pa rin yung ating downtrend. For me lang naman, mga Azapi. And then kung medyo naguguluhan po kayo, is research ng research pa rin, mga Azapi. And then yun nga, mga Azapi, this video is not a financial advice, kundi update lang para sa mga scholar natin dyan, Zaxx Infinity. Alright, alright. So, Azapi Moraben, peace out.